Magandang araw! Ang kwento natin ngayon, Papa's House, Mama's House. Bahay ni Mama, Bahay ni Papa. Kwento ni Jinly C. Patindol at guhit ni Mark Salvatus at nilimbag ng Adarna House. Si Ana, si Bianca at ako ay may dalawang bahay. Nariyan ang bahay ni Papa. Nariyan din ang bahay ni Mama. Tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes, nakatira kami sa bahay ni Mama. Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo naman, nakatira kami sa bahay ni Papa. Gusto ko kapag nasa bahay ako ni Papa. Naglalaro kami ng mga tren at eroplano ko. Kumakain kami ng pizza, hotdog, ice cream at mami. Tinutulungan din namin siyang kainin ng kanyang kanin at pork chops. Gusto ko rin kapag nasa bahay ako ni Mama. Nagdo-drawing kami ng mga bulaklak at bahaghari. Kumakain din kami ng pizza, hotdog, ice cream at mami. Tapos, tinutulungan namin siyang ubusin ang kanyang ensalada at pasta. Sa bahay ni Papa, mayroon kaming oras para sa lahat. Oras ng pagtulog, oras ng pagising, oras ng pagkain, oras ng pag-aaral, at oras ng paglalaro. Marami kaming dapat sundin sa bahay ni Papa. Di ko maalala lahat. Ang alam ko lang, dapat lahat ay nasa tamang lugar. At sa kalahat ay dapat gawin sa takdang oras. Sa bahay ni Mama, may oras din kami para sa lahat. Pero bahala kami kung paano namin ito gagamitin. Pwede kaming matulog ng maaga, pwede ring hindi. Pwede kaming kumain ng marami o kaunti. Nag-aaral kami kung kailangan at naglalaro hanggat gusto namin. Dalawa lang ang kailangan sundin sa bahay ni Mama. Magsabi ng totoo. At linisin ang sariling kalat. Pero minsan, napapagod akong magpabalik-balik. Naguguluhan din ako. May mga damit at laruan ako sa bahay ni Papa. May mga damit at laruan ako sa bahay ni Mama. Madalas nakalilimot ako. Nasa bahay ba ni Mama ang pulang shirt at tren ko? Nakay Papa ba ang mga kahil kong medyas at gamit pampinta? Minsan, nalulungkot din ako. Yung mga Papa at Mama ng mga kaibigan ko, kasama nila sa isang bahay. Bakit sina Papa at Mama ko hindi ganoon? Isang araw, tinanong ko si Papa. Papa, bakit hindi tayo magkakasama ni na Mama sa isang bahay? Ang sagot ni Papa. Sa palagay mo ba, anak, maaring maglakbay ng magkasama ang mga tren at mga eroplano? Ang sabi ko naman, Hindi siguro. Sa lupa naglalakbay ang mga tren at sa langit naman ang mga eroplano. Ngumiti si Papa at tinapik ako sa ulo. Kinabukasan, tinanong ko naman si Mama. Mama, bakit hindi tayo magkakasama ni na Papa sa isang bahay? Kinuha ni Mama ang mga pintura ko. Pagaluin natin ang puti at ang dilaw. Anong kulay ang lalabas? Yak! Kakulay ng pupo ni Bianca ang lumabas. Sunod naming ipinaghalo ang itim at ang luntian. Yak! Kakulay naman ang pupo ni Ana. Sabi ko, Ma, may mga kulay na hindi pala maganda pag pinaghalo, no? Niyakap ako ni Mama ng mahigpit. Noong ika-anim kong kaarawan, pumunta si Papa sa bahay ni Mama. Gumawa ng mga lobo at ng karatulang may nakasulat na maligayang kaarawan sina Papa at Ana. Ginawan ako ni na Mama at Bianca ng paborito kong chocolate cake na may strawberry sa ibabaw.
Isa-isang dumating ang mga pinsan ko. Isa-isang dumating ang mga kaibigan ko. Nang dumating na ang lahat ng mga bisita, nagsimula na ang salo-salo. Pinaligiran nila ako at kinantahan ng maligayang bati. Tinulungan ako ni Papa na hatiin ng cake. Binigyan ni Mama ng cake ang lahat ng mga bisita ko. Naglaro kami at nagsaya ng husto. Si Ana, si Bianca at ako ay may dalawang bahay. Nariyan ang bahay ni Papa, nariyan din ang bahay ni Mama. Diyan nagtatapos ang ating kwentong Papa's House, Mama's House.